kada rehiyon sa Pilipinas, may ipinagmamalaking mga lokal na putahe. Depende sa kung saan sagana ang kanilang lugar. At dahil napapalibutan tayo ng karagatan, madalas dito tayo kumukuha ng ating makakain. Kahit maulan, mukhang abala si Joy sa paghahanap ng isang lamang dagat na pandagdag sa kanyang lulutuin ngayon. Ganito po yung dapat na size niya. Saktong-sakto lang po siya. Saktong-sakto sa laki. Kung may mahanap kayong ganito kalalaki, okay din. Kung maliliit, ibalik niyo na lang sa dagat. Hindi isda, kung hindi malalintaraw ang itsura ng hinahanap niya. Ito ay ang tinatawag nilang ik-ik o sea cucumber. Delicacy daw ito kung may tuturing dito sa lugar nila, sa Bacon, Sorsogon. Low tide siya usually hinuhuli. Ganito, pag low tide na, tapos dito lang siya nagtatago sa ilalim ng mga bato. Pinupulot lang daw ito sa harap mismo ng kanilang resort kapag low tide. May tuturing na po talaga ito na parte na pagkain dito sa Sorsogon, ang sea cucumber. Kasi masarap daw po talaga ito kahit anong luto. Ito mga ka-Juander, very slimy siya. Pero pag naluto, napakasarap. Kulay brown. Pag may mahanap kayong kulay brown, ganito, masarap to siya. Ito tayo ngayon sa Sorsogon. Marami kami dito mga alagang sea creatures. Naisipan ni Joy na i-vlog ang pagluluto niya ng ik-ik. At hindi raw niya inaasahan na makakakuha ito ng 2,600 views. Crispy, crispy. At dahil mahilig sa mga pagkain Korean, ang naisipang luto ni Grace may pagka-Korean style din tulad ng pinakita niya sa kanyang vlog. Pero bago iluto ang ik-ik, kailangan muna itong pakuluan. Sunod namang tatanggalin ang laman loob nito. Ito na siya mga ka-Juander. Nalinis na din siya kanina. Lalagyan na lang natin ng asin. Himas-himasin muna natin siya sa asin. Katapos himas-himasin, ugasan natin siya. Unang lalagyan ito ng itlog at hahaluin. At saka ihahalo sa harina at breadcrumbs. Pwede na itong prituhin. Sunod namang lulutuin ang sauce. Ilagay ang butter. Sunod naman ang bawang, luya at sibuyas. Antayin muna nating mag-brownish yung ating garlic. At saka isusunod natin ang ating sili. Sunod, Korean gochujang. Ito yung magpapaanghang at halu-haluin. Hindi siya mamuo. At saka ihahalo ang pritong ik-ik. Luto na ang spicy Korean sea cucumber. Pwede na itong tikman! Ito na mga ka-Juander, ang pinagmamalaki kong spicy Korean sea cucumber. Ang sarap! Parang baboy. Katulad ng karne ng baka at manok, ang mga sea cucumber gaya nga ng ik-ik, sagana sa protina. Kaya maganda raw itong alternatibo lalo na sa mga nakatira malapit sa dagat.